Huwag pong hahayaang nakatiwangwang ang mga saksakan ng kuryente, lalo na kung may mga bata. Sa Quezon City, patay po ang batang lalaki matapos itong isaksak ang isang kutsara sa extension cord. May unang balita si Mai Bermudez. Malambing, masunurin at matalino. Ganyan inilarawan ng kanyang mga kaanak ang 2 taong gulang na si Jake Angara. Si Jake, kaka-second birthday lang noong February 7. Yun na palang huling kaarawan niya. Kwento ng ina ni Jake, humingi ng gatas ng kanyang anak kaya't pinagtimpla niya ang bata noong Biyernes. Inilagay niya ang ginamit na kutsara sa mataas na lagayan para hindi maabot ng bata. Noong time na bubuksan ko na yung ano, yung pintuan, may pumutok, kinabahan ako, pero kala ko may nalaglag lang or what. Napasigaw na yung asawa ko. Ang sabi niya lang, beb, si Jake na ground. Naabot pala ni Jake ang kutsara at naisaksak ito sa kanilang extension. Isinugo nila sa ospital ang bata. Sinubukan pang i-revive si Jake pero binawian din ang buhay. Sana hindi ko na lang siya iniwan sa taas. Sana inawakan ko na lang siya. Sana inalagaan ko siya sa baba. Ayon sa Meralco, kailangan ng iba yung pag-iingat para maiwasan ang mga ganitong klaseng disgrasya. Maaari talagang maaksidente pag gan ay kinalikot o merong object na bakal na in-insert o kaya yung dalire nilagay doon mismo sa opening ng outlet. Kung maaari po siguro to make sure na safe po yan, ilayo po natin yung mga alak natin na maliliit doon sa access ng mga outlets. Iligpit din ang extension pagkatapos gamitin. May mga nabibili ring safety device para matakpan ang outlet sa bahay. Make sure this is of high quality and consult an electrician before you do anything related to electrical safety in your homes. Humihingi naman ng tulong pinansyal ang pamilya ng biktima para sa pagpapalibing sa bata. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Mai Bermudez, Buong Puso para sa Pilipino.